taga-Roma. Mga kapatid, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng bawat nananampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griyego, inihahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang maidadahilan. Kahit nakilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos ni pasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at madimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nilalang na nagsisigapang. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ang Salita ng Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na naguulat sa sunod na gabit araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayon paman sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang pariseyo upang kumain, kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang pariseyo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siyaring may likha ng loob? Ngunit ipahayag muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan, at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nais ko pong batiin ang mga araw-araw na sumusubaybay sa atin pong pagninilay sa salita ng Diyos dito sa TV Maria, yun pong mga nasa Italia, Dubai, Abu Dhabi, Japan, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Australia, US, Canada, Germany, India at iba't iba pa pong bahagi ng buong mundo at ng buong Pilipinas. Sumain niyo po ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Isa pong mahalagang katangian ng tao na hinahanap natin kung naghahanap kayo ng mapapang-asawa o magiging kaibigan o katrabaho, mahalaga po para sa atin ang katapatan. Katapatan. Faithfulness is the hinge of everything in life. Life goes on depending on how faithful we are.
our relationships depend on how faithful we are to our promises and to our commitments. Our character is shaped by our fidelity to our values and our principles. Katapatan. At sino nga ba yung taong tapat? Sino yung taong tapat? Kapag sinabi po nating tapat, na pagtatapat po yung kalooban at yung inuugali, yung ikinikilos ng katawan. Nagtatapat yung panlabas at yung panloob. Nagtatapat yung tunay na ugali at yung pagkilos. Kaya nga po ang isang taong matapat, makatotohanan, walang itinatago, kaya walang kinatatakutan. May mga nagkukunwari para mahalin sila, tanggapin, hangaan, palakpakan. Pero mahirap po yung buhay ng nagkukunwari. Kasi po alam nyo, maloloko po natin yung lahat, pero hindi natin kayang lokohin yung sarili natin. Inaanayahan po tayong balikan yung loob, balikan yung kalooban. Kaya nga po ang tawag natin sa pagbabago ay pagbabalik loob. Ang paanyayang magbago ay paanyayang magbalik loob. Madalas po kasi nakatuon tayo sa panlabas kaysa sa kalooban. At ito po yung nais ni Jesus na maunawaan ng mga Pariseo sa ating ebanghelyo ngayon. Ang mga Pariseo kasi masyadong nakatuon sa panlabas na pagsunod sa batas. Ang paalala ni Jesus sa kanila, balikan yung kalooban. Tignan kung ano yung nasa loob. Ang ipinapakita sa labas, dapat bumubukal mula sa kalooban. Mga kapatid, ang mundo po natin ngayon ay nakatuon lagi sa panlabas, sa appearance, sa externalities. Para sa marami sa atin, kung ano yung nakikita, yun ang mahalaga. Kaya kailangang magpaganda, magpaputi, magpakinis ng balat, magpagwapo, magpaganda, magpakisig. What is seen, is what is important. Kaya masyado tayong conscious sa ating itsura, sa ating image, at kung ano yung tingin ng ibang tao sa atin. Ito rin yung naging babala ni Jesus sa ugali ng mga Pariseo. Nililinis ang loob ng mga kopa, ng mga tasa, ngunit puno naman ng kasamaan ang kalooban. Kaya nga minsan tinawag sila ni Jesus na parang mga pinaputing libingan. Malinis na malinis ang labas, pero nabubulok naman ang kalooban. Sa totoo lang po, kapag humarap tayo sa Diyos, hubad tayong haharap sa Kanya. Wala tayong maitatago. Wala tayong hindi tayo pwedeng magkunwari sa harap ng Diyos. Kasi batid niya kahit na yung nasa kaloob-looban natin. Kahit na yung lihim na laman ng ating kalooban, ng ating puso. Sa harap ng Diyos, hindi natin kailangang magkunwari. Sabi doon sa awit natin sa simbahan, hindi na kailangang magbago kahit ito'y mas ibig ko. Hindi na kailangang magsikap ng husto upang ikaw ay ibigin ko. Upang ikaw ay ibigin ko. Alam niyo po, yung bawat utos ng Diyos, may layunin na hubugin tayong maging mapagmahal at mapagmalasakit. Kaya nga nung hiniling kay Jesus, ano daw yung buod ng mga utos? Simple lang ang sagot ni Jesus, pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. At sabi ni San Pablo, pag-ibig ang katuparan ng lahat ng batas. Kaya nga, sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, ang tunay raw na nakakalinis ng kalooban, pagmamalasakit. Sabi niya, maglimos kayo, magmalasakit kayo sa mga duka. Yan yung tunay na nakakalinis ng kalooban. Kasi kung paano tayo minahal ng Diyos, ganun din tayo dapat magmahal.
ito din dapat yung magbukal sa ating kalooban. Ngayong araw pong ito, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni Saint Ignatius of Antioch. Noon daw pong naglalakad na siya sa lugar kung saan siya papatayin, magiging martir. Sabi daw po nung mga nakakakita sa kanya na dinadaanan niya, sabi daw, "Here is a man on his way to the place of death. Here is a dying man. A dying man bringing about joy, happiness, and meaning to the people he encountered along the way. The call to be faithful is actually a call to die daily, pumanaw. At hindi po ito yung kamatayang yung naghihingalo, nalalagutan ng hininga, humihinto yung pagtibok ng puso. Ang hinihiling po sa atin, pagpanaw sa sarili. Kasi laging merong tuksong umangat, sumikat, mas maging maginhawa, mas maging mahusay, gayong nasasaktan at naaargabyado natin ng iba. Masanay po tayong paulit-ulit na mamatay para tayo ay makapagbigay buhay. Ito po yung panalangin natin na matulad tayo kay Jesus. Handang pumanaw, handang magbigay buhay para magbigay ng kahulugan, magbigay buhay sa kapwa. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.